paano mo malalaman na buntis ang aso mo? Yan ang ating aalamin after ng intro. Kennel and welcome back for another video. Gaya ng sinabi ko, ang pag-uusapan natin sa video na ito ay ang mga sinyales or mga signs na buntis ang aso mo. Kung meron kang aso at nagtataka ka, kung buntis nga ba talaga ang iyong aso, ay dyan ka lang dahil sagot kita. Iisa-isahin natin ang mga sinyales na buntis nga talaga siya. At gusto ko lang i-mention na ang mga sinyales na babanggitin natin sa video na ito ay merong pagka-similarity sa mga sinyales na may sakit ang iyong aso, okay? So, very important na alamin natin or malaman natin ang pagkakaiba ng isang buntis sa isang may sakit. So, tara na, alamin na natin ano nga ba ang mga limang sinyales na buntis ang aso mo. Number 1, decrease in activity. Kung napansin mo ang iyong aso ay medyo laging napapagod compared to her usual activity, if your dog easily becomes exhausted or is spending more time napping, that may indicate that she is pregnant. Sa mga aso, lalo-lalo na sa mga energetic dogs, this decrease of activity should be taken seriously. Pero sa mga aso naman na laging natutulog maghapon, medyo mahihirapan tayong manotice ang sign na to. If that's the case, try paying close attention how quickly siya mapapagod during walks. Number 2 sign na buntis ang aso mo ay changes in appetite. A pregnant dog's appetite can fluctuate in different ways, depending on the dog and her stage of pregnancy. Early or midway into pregnancy, sometimes yung mga dog natin ay nagvo-vomit and they may eat less. Yun yung equivalent sa mga tao na morning sickness. However, she may also eat more than usual and be dissatisfied with her meals. Ang fluctuations sa ito ay dahilan ng kanyang changing hormones. At kung gusto mo malaman kung ano ang mga dapat ipakain sa isang buntis na aso, ay let me know sa comment section down below para magawa natin ang video. Third sign na buntis ang aso mo ay unusual behavior. Kung buntis ang aso mo ay medyo mapapansin mo ang pag-iba ng kanyang behavior. Mapapansin mo na parang medyo clingy siya sa'yo. Yung mas gusto niya na lagi sa tabi mo, o kaya ay mas gusto niya na laging nag-stay sa isang side. And on the other hand, may mga aso din na parang irritable sila, yung ayaw nila silang pinapansin o kaya iniistorbo. Fourth sign na buntis ang aso mo ay enlarged and discolored nipples. Kung ang aso mo normally ang kanyang mga nipples ay medyo maliit, at kapag napansin mo na medyo lumaki sila at naging rounded ang kanyang shape, at mapapansin mo rin na medyo darker ang kanilang color compared sa medyo pinkish, ay sign na yan na buntis ang aso mo. And later in her pregnancy, mapapansin mo rin na medyo may mga tumutulo ring mga milk. Fifth sign na buntis ang aso mo ay weight gain and enlarged abdomen. Siyempre, kahit sa mga tao, kapag buntis ay lumalaki ang tiyan. Ganun din siyempre ang ating mga aso. Kung mapapansin mo na medyo nag-gain siya ng weight, medyo tumaba at lumaki ang katawan at lumalaki ang tiyan particularly, yan ay sign na may laman. This can be the clearest indication that your dog is pregnant, especially if there's no other reason for sudden weight gain. Sixth sign na buntis ang aso mo ay kapag nagpo-portray siya ng nesting behavior. Ano naman itong nesting behavior? In the last few weeks of your dog's pregnancy, mapapansin mo na magkakaroon siya ng behavior na para siyang nagninest. Kukuha siya ng mga available na mga materials at iipunin niya sa isang tabi. She may also become irritable this time, kaya it's best na ilayo muna ang mga bata kung meron kayong mga bata sa bahay. Compared to humans, dogs' gestation periods are short, between 56 to 70 days lang. Kaya dapat we have to act quickly the moment na mapansin natin na may mga signs na nabuntis ang ating aso to ensure a comfortable and safe birth for your new puppy. At kung wala ka pong masyadong alam at first time mo mag-alaga ng aso na nagbubuntis, it's better to bring her to the vet para mas mabigyan ka lalo ng mga more details on how to take care of her. At yan lang ating video for today. Sana ay may natutunan ka. Kung meron kang natutunan at nagustuhan mo ang video natin, ay i-click mo naman ang like button dyan sa ibaba para alam ko naman na nagustuhan mo ang video natin. At again, let me know sa comment section kung ano ang gusto mong pag-usapan natin sa susunod na video. At kung gusto mong manalo ng mga Dogski products for your dogs, ang gagawin mo lang ay mag-subscribe sa ating channel at pipili tayo ng mga winners every month. Thank you so much for watching. I'll see you again next time only here sa Munting Kennel.